the moment of truth, mga kasimangis, na ito na naman po ang daang-daang tunilada ng grupo ng isda natin nakita ngayon, mga kasimangis. Ito po ay pangatlong lipad na namin. Boundary na naman po si Falcon. Nakatatlong lipad kami ngayon maghapon. At ito nga po ang mga grupo namin nakita. Marami kami nakita dito, mga kasimangis. Mahigit 10 grupo. 10 malalaking grupo, mga kasimangis. At yung ating ibang mga kasamahan ay nasa distansya lang, mga kasimangis. Mga nakaarya na po yung ating 4 na kasamahan dito. At kami naman po ay galing sa isang lugar, kaso malayo kami, kaya medyo late na kami nakarating dito. Pero kanina nakita na ito, binalikan ko lang, mga kasimangista, to confirm kung nandito pa yung grupo ng isda na nakita natin kanina nung pangalawang lipad natin. So ngayon sa nakikita ninyo, yan, namumuti na yan, napakagandang grupo po na yan. Medyo lumulubog lang, at depende nga po ngayon sa mga pagkain na nakikita. Kung nakikita nyo nagma-brown-brown na yan, yan po yung dilis, mga kasimangista. Unti-unti na namumuti. Dinudumog, ayan, dinudumog na po yan, mga kasimangista, ng mga tuna. Pure tuna to, mga grupo na to, mga kasimangista. Napakalapad nito. At makikita nyo mamaya kung gaanong karami ito. Ito po sa 15 years ko po, almost 15 years ko pong naghahanap ng isda. Ganito pong klase yung mga gandang grupo na magandang arihan, lalo na kung ito ay mabuo talaga. Sa ngayon po, ako ay nasa 1,000 feet mahigit. 1,000 talampakan mahigit po sa ere na lumilipad. Sa nakikita nyo po, napakataas ko po niyan. Pero masasabi nyo pong malaki ang grupo sa ganyang altitude o sa ganyang taas nyo. Kung ang grupo ay malaki, kung nakikita po ng ganyang kahusay, ganyang kaganda, namumuti, nakikita po yung mga dilis dyan, mga kasimangisda. Ayan, nagpakita naman po ang malaking mukha. Ayan, kita nyo, oh yan, unti-unti nang nabubuo yan, namumuti na, ayan, namumuti na yung nagbabrown na yan. Yan po yung mga dilis na kinakain na. Ayan, kita ninyo, medyo napakalawak po nito, mga kasimangisda, oh. At ganyan po ang magandang arihan, mga kasimangisda, pagka sila ay may kinakain, may chance po kayong mahuli ito sapagkat busy sila sa pagkain. Kailangan lang matimingan ninyo na nakalutang sila na ganyan para hindi sila makasisid kagad at busy sila sa pagkain. Ayan, oh, yan po, may mga dilis po yan. Tingnan nyo, ayan. At unti-unti na sila nabubuo. At yan po ang pinakamagandang panahon na magandang, ayan. Ganyan po ang pinakadabest na aryahan ng isda. Ganyang buong-buo nangangasul. Tapos nakikita pa yung mga dilis sa paligid. So, busy sila. Kaya yung ingay ng barko, pag iyan ay inaryahan, hindi na po nila napapansin yon. Ang focus po ng isda o ng tuna ay doon sa kanilang mga kinakain. Kung kaya't sa ganyang pagkakataon, iyan na po dapat, nandyan na dapat ang ating barko. Pero sa pagkakataon yan, mga kasimangisda, ang ating barko na si Shirley, ang ating super ferry, ay nandun pa po sa 6 na milya. At sinabi ko po sa aking fishing master na si Cap Gando, na Captain Gandolas from Guimaras, mga kasimangisda. Sabi ko po sa kanya, Master, isa palaran na natin dito, late na tayo, gabi na, magdidilim na, mag-aalas 6 na, mga kasimangisda. Kaya talagang nagdagdag na po siya ng RPM, dinagdagan niya ng ang bilis ng kanyang barko at nang abutan namin ito. Dahil ang tuna po sa mga 3:30 hanggang 6 o'clock, ayan ay busy pa rin po sa pagkain. Mostly mga ganyan po mga oras ang masarap arihan pagka tuna. Ayan po, kita nyo, may nagbabrown dyan, mga ibon po yun. Nakadrifting po yung mga ibon sa bandang bahagi dyan sa baba dyan. So kitang kita pa rin po namin pagka talagang madami ang ibon. So kaya masasabi natin na maganda ang quality ng isa. Ayan na po si Shirley, sumusugod na dito, tuloy-tuloy niya sa area. Sa hitsura ngayon siguro nasa 4 o 5 milya pa yan sa amin, sa posisyon namin, mga kasimangista. Kaya talaga sabi ko, Master, dagdag tayo, dagdag. Ayan, talaga naman, halos isang ektarya na mumuti na yan. So ito po, sa ganitong hitsura, sa tagal ko nga po naghahanap ng isda, ito po, mga 100 tonelada mahigit po ito. Yan, naku po, hindi na nakuhanan yung pagbaba namin. At na kami ay masyadong na-excite sa ganda ng isda. Kaya yan, dito na lang po kami sa pagbubulabong ngayon. Hindi na natin nakuhanan yung actual na pagbitaw niya. So, thankful pa rin dahil naalaala namin na dapat nga palang kuhanan dahil kasama yan sa magandang vlog natin, mga kasimangista. Yan, nangingitim, puti-puti na yan. Yan po yung ating hinaharangan para huwag po silang tumuloy sa paglabas, mga kasimangista. At yan, kita nyo ang araw, mababa ng araw. Alas 6 na po yan nung bumitaw. Pero dito sa area,
maliwanag pa. So mga kasimangis, talaga napaka bait ni Lord dahil binigyan pa kami ng pagkakataon na abutan yung grasya na aming hinanap kanina. Kaya talaga mga kasimangisda, sikap at sikap talaga dito mga kasimangisda. Kasi yung labas ng isda, yun ang dapat nating matimingan. Yung labas ng dilis na kanilang dinudumog, dapat yun po mga kasimangisda ang ating matagpuan. At nang sa ganun, makita natin kung may volume ito from the top. Sa top lang po, sa taas lang, makikita nyo na yung volume ng isda mga kasimangisda. So kaya nga po lagi ko nasasabi at marami nang tatanong, bakit alam mo 100 tons yan? Kasi mga kasamang isda, sa daan ko na pong nakitang isda dito, napapagbasihan ko na po yung mga nakikita kong hitsura. So nasasabi ko na eto more or less. Hindi naman po eksakto pero nandun lang po sa estimate ko, hindi po nalalayo. Kaya mga kasamang isda, panoorin nyo ito hanggang dulo dahil yung sinasabi kong mahigit 100 tonelada ay eto na. Eto na mga kasamang isda. The Moment of Truth mga kasimangisda, ang title ng ating vlog ngayong hapong ito dahil kayo mismo ang makakapagsabi kung totoo ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, matagal din po kayo magsasalok dyan, kaya panoorin lang mga kasimangisda, talagang may excite kayo, nakakatuwa naman po talaga pagka nakikita nyo ang grasya ay nandito na, abot kamay na natin ang grasya mga kasimangisda, konting diskarte, konting dasal yan mga kasimangisda, nang sa ganon ipagkaloob sa atin. Actually, maraming dasal para ipagkaloob natin sa pagkaloob sa atin ni Lord ang mga blessings. Unti-unti na nga pong bumababa yung araw dyan, malapit na mag-sunset. So, ayan, patuloy pa rin po kami sa pagbubulabog ng ang speedboat na yan. At saka si Falcon, ayan, medyo umiikot pa yung ating si Shirley, ang ating super ferry. Napakabilis po nito, napakaganda, napakalaki. Ito po ang pinakamalaking fishing boat ng ating company na namamalakaya dito sa Pacific Ocean, mga kasimangisda. Ang tabayanan nyo po mga kaganapan ito dahil napakaganda po ng video na ito at ma-appreciate nyo po ang talagang mga sinasabi ko dito ay totoo. This is the moment of truth mga kasimangisda dito sa Pacific Ocean. Wala po tayo sa Pilipinas mga kasimangisda, malayo po kami. Wala po ditong maliliit na bangkang namamalakaya. Puro barko lang po ang authorized dito at mga lisensyadong barko lang po ang pwedeng mamalakaya dito mga kasimangisda. Kaya doon po sa mga nagko-comment dyan, dapat po mapanood ninyo at maunawaan kung paano yung tinatawag nating commercial fishing. Commercial fishing po ito na naghuhuli ng isda, tuna sa Pacific Ocean na inilalata natin mga kasimangisda. Ito po ay dinideliver sa Jensan at sa iba't ibang panig ng mundo kung saan po may customer. Sa kaning lang po, wala po ito sa ating mga local market mga kasimangisda. Kaya mahal po dyan ng isda sa Pilipinas dahil ko konti na lang po nahuhuli dyan. Dito po talaga sagana po sa isda dito. All year round meron pong isda dito mga kasimangisda. Kaya talaga good evening guys, nakakarya kami ngayon. Kanina alas 6 na ng hapon, medyo malayo ang pinanggalingan namin eh, nakakita kami dito maraming grupo sa area. Ayan, nakikita nyo may mga nagtumitingan ng mga tuna. Ayan, hila-hila. Marami na kanina ng tuna na tuminga. So ganyan pagkagabi, bumabangga sila sa lamba, tumitingan na sila mga kasimangisda. So malaman natin tumamaya kung gano'ng karami. Pero majority dito puro tuna, maraming tuna ito. Madami nang tuminga kanina. So abangan natin mga kasimangisda. Lumipad kami kanina, 3 beses kami lumipad. Itong hapon na lang talaga kumanda ang lutang ng isda. Meron ding halong gulyasan yun nung hawak ko. May gulyasan din, malaking gulyasan niya oh. Ayan. Pero maraming tuna ito. So malaman natin mamaya mga kasimangisda kung gano'ng kadami ito. Thank you Lord for the blessings. Ayan oh, nagtitingahan pa. Padilim na kanina nung kami nakarya kaya hindi na na-videohan. So yung video ko na lang kanina ng sa lipat, yun na lang ang makikita nyo dyan. Makikita nyo mga kasimangisda. Maraming salamat sa pagtangkilig mga kasimangisda sa ating 188,000 followers at almost 13,000 subscribers na po sa ating YouTube channel. Thank you po mga kasimangisda. Eto. Gabi. Ayan o. Malalaki ang nagtitingahan na tuna. May enjoy nyo panonood dito mga kasimangisda. Marami tayong tuna. Ayan.
Standby lang, standby. Dilis eh. Ayan guys, tinutuhog na ng ating diver yung o-ring. Uy, may malasugin pala. Bulabog pala. Kaya, ayan, may malasugin na naman. Kaya pala mailap. Ayan pala mailap ang isda guys, eto na, eto yung kaaway natin. Ayan. Ayan pala mailap ang isda dahil dito, sinusugod nito, tinutusok niya. Ayan, dalawa pala yung malasugi. Ito pa isa. Ibang klase ito, oh. Ayan, may model pa ng malasugi, guys. Parang kasi laki ng malasugi yan, ha. Madami na ulit ang tinga. Ayan. Masyado,
Marami nagtitingahan guys na tuna, kaya medyo nadidelayed sila sa power block dahil kailangan isa-isahin yan dahil sayang naman, oh. Ayan, may marami pala itong ano, gulabok, oh. Meron na namang yan, isang yan, oh. May malasugin na naman yun, maraming tuna ito. Kanina pa nagtatanggal sila ng tinga dito, so ganyan pagka talagang ginamot kami ng gabi, nagtitingahan ng isda, so kailangan tanggalin niya isa-isa dahil malalaki naman. Pagkagulyasan mga 2 kilo, medyo natudurog na yun, pero pag tuna sayang talaga. So ganyan ang diskarte mga kasi mga isda, para hindi rin magtingahan lahat, kasi pagka tumagal yung pagpa-power block, nagtitingahan sila dahil ikot ng ikot yung isda. Ayan, may tuna yan, tsaka may malasugi pang isa. So pangatlo na yung malasugi na nakukuha dito. Kaya pala may pang isda dahil dyan sa malasugi na yan, blue marlin. Ayan, may malasugi na ulit, no? Doon tinatanggal yung tinga sa nasa bandang pupa. Lalangoy-langoy yung tuna, oh, na pahiwalay sa kanilang kasamahan. Dami to sa ilalim. Medyo maraming tumitinga. Meron kami mga kasamahan dito, may 4 pang fishing boat dito. Naka-ready din sila kanina. Sila tapos na kami. Kami ang pinakahuling umarya. So ito. Daming tinga doon. Yan, mga naka-ilaw na yan. Yan, mga sister boats namin. Nasa malapit lang. Yan, mga naka-ilaw na yan.
Happy birthday! Birthday po ng ating kasama ngayon. Ayan, birthday niya, si Archie. Pagka guys, may birthday, talaga sinuswerte kami. May birthday. Kinatay na ng ating kusinero yung malasuki kanina. Ayan. Ang dami naman na dili sa kanyang bituka, oh. Oras na 9:15 na ng gabi, nagkakatay pa ng malasuke. Ano masarap na luto dyan? Inihaw lang. Ihaw. Ha? Maraming hindi kumakain. Oo nga, maraming hindi kumakain kasi dito. Sabi ko ano sa Rayuma. Pang kontra daw to sa Rayuma eh, kaya yung sabi, iba-iba. Sabi, balang. Ha, sabi. Mano daw to sa Rayuma. Malaki rin yung kulyasan, ano? Saan mo dadalhin yan? Ilang kilo yan? May isang po? May limang mahigit. Ah, limang kilo mahigit. O yun ang gulyasan na nahuli natin. Eto naman. Yan. Ayan. Babaw na mga tuna. Nababanaag na yung isda sa loob ng lambat natin, guys. Maraming tuna ito. Yan. Kita na 'yung naglalango 'yan. Ganito guys sa gabi. Makita niyo lang sila pagka makipot na 'yung lambat. Pagka medyo madami-dami 'yung isda, ayan 'no. Nag-iikot-ikot na sila diyan, medyo makipot na lambat, nasisikipan na sila. So mababaw na 'yung lambat-lambat niyan. So bumababaw na sila. Papakita na sila sa ibabaw. Ayan o. Bababaw na sila. Kitang-kita. Nag-iipo-ipo na. Ang dami ng tinga. Kayo na pa kami nagtatanggal ng tinga. So, ay, may gitsandaan ang tinga. Ayan, tabayan na natin to. Tabayan na natin kung gano'ng karami to. Ayan o, nag-iipo-ipo na sila o. Ayan. Ipo-ipo na sila. Ha, 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 ha.
Ayan, nandiyan na sa ibabaw yan, oh, lalaking tuna. Kaya nga yung friend ko. Sinugal tayo na. Ang gandang tingnan, oh, nag-iipo-ipo sila. Marami to sa ilalim, guys. Wala, nagsisigip na sila sa ilalim, kaya ganyan, nag-iipo-ipo na sila, guys. Nasa ibabaw na sila. Ayan. Puro tuna yan, oh. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang ang tuna. Ayan, mga kasibangis na. Ganito ang itsura, guys, sa mga ng tuna pagka may tukipot na. Ayan. Ito na. Ayan. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Kaibigan mo eh. Galaw-galaw. Sa mga nasalita na yun. Ang gandang panoorin nila, oh. Ikot-ikot lang. Ipo-ipo lang sa loob ng lambat. Ayan, puro tuna. Sana makakapalang ilalim nito. Oh. Ayan, dami. Dami pa rin tumitinga. Pinapagpag na yung tuna sa dami ng tinga, mga kasimang isda. Nagkakagulo na sa nagkakagulo na. Thank you.
Bumalik ulit eh, no? Bumalik ulit sa kasama. Dami. Thank you.
Oh. Purong-purong tuna, mga kasimang isda. SMA 60 tons pataas. 60 tons pataas sana. Alas 6 kami umarya kanina mga kasimangis na, pero ngayon na 10:20 na. Sa dami ng tinga kanina, ayan, inabot kami ng 10:20 na ngayon. So mahaba-haba pa to. Matagal-tagal pa to, mag-istrobo pa sila. So antabayan natin mga kasimangis na kung gaano karami ito. Ayan, puro tuna. Yata na yung choker mga kasimang isa, baka mabigat-bigat. Thank you.
Strobo na sila mga kasimangista, medyo mabigat na. Ayan. Okay, strobo na sila. Okay, 11 na ng gabi dito. Sa loob tayo guys. Ayan. Sigurado na magsa
manok. Thank you.
Yan, birthday niya! Birthday! Swerte ang birthday dito! Guys, hindi mapuno yung salok dahil malalaki yung isda. Nagano yan, bumabalandra. Hindi siya maayos, kaya hindi mapuno-puno ang salok. Mas malalaki. Magkagulyasan, saka mga yellow bean na maliliit, kayang mapuno. Shout out daw. Thank you.
Dito lang kayo, itigay ako. Naka 60 tons na tayo mga kasimangista. Tuloy-tuloy pa yung salok. Naka 60 tons na. Purong-purong tuna. Ayan. Thank you.
8, 2, 8, 7. Alas 12 na mga kasimangis na. Alas 6 sumarya. Pag alas 12 na nagsasalok pa rin. Ayan. Siya yung nag-estimate ng mga tao ng mga sinasalo o pwede saan siya dyan. Ito naman ang ating observer sa sulok. Ayun, yung long hair na yun, yung ating observer. Ayan. Fisheries observer natin. Ha? Nasa 90 tons na mga kasimangis na nasa salok natin. 90 tons pure tuna, 90 tons. Ayan, thank you Lord for the blessings. Ah, marami pa sila sa salok. Sana umabot na ng 100 plus. Alas 12 na, nagsasalok pa. Ayan mga kasimangis na. Ganito po sa fishing ground pagka maraming ihuli. Pagka ganito, medyo alas 6 ka na ng hapon mo umarya, inaabot ng ganitong oras o mahigit pa. Pagka lalo na kung maraming huli mga kasimangis na.
Puro tuna kaya nagtingahan, kaya isa-isang tinanggal, kaya medyo tumagal yung ating hanggang pagsasalok. Talagang ganun talaga ang buhay dito. Kasi mga isda, ay lalaki oh. Thank you.